Huwag kang straight doon, dadaan-daanan mo lang yung kanyang mani para naman manabik siya lalo. Kasi kung susunggaban mo agad yan, pagbaba mo doon, of course, masasaktan talaga yan. Kaya ouch-ouch ang maririnig mo sa kanya. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi isang favor? So please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. At huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video, is ma-notify po kayo. And for today's video guys, eh, may gusto na naman akong request na sagutin. Sabi niya, advice po ito. Hi, Miss Ting. Pa-help naman. Sobra bilib po ako sa inyo magpayo about relationship and sex advice for couple na kailangan talaga pagtibayin. Thank you po. Pa-advice naman po, ma'am. Yung partner ko kasi, tuwing bumababa ako sa kanya, instead mag-moan siya, pero ouch-ouch ang nadidinig ko sa kanya. Nakakainis na. Paano po ba ang tamang pagkain? Feeling ko kasi mali ang ginagawa ko. Alam mo, feeling ko, kulang kayo sa communication eh. Kaya hindi mo natatarget kung saan yung gusto niya. Lagi kong sinasabi talaga guys sa mga video ko na dapat open ang communication ninyo. Hindi lang doon sa mga sama ng loob ninyo, kundi kailangan nagsishare din kayo ng inyong mga desire pagdating sa intimacy. So parang ngayon nababahiran yung masculinity mo eh, no? Kasi hindi mo napapasaya yung kapartner mo eh. But since andito na tayo, let me help you sa abot ng aking makakaya. Kung bakit ouch-ouch instead of moaning yung marinig mo sa kapartner mo. Okay, number one, kapag bumababa kayo dun sa mga kapartner ninyo, please, wag agad straight doon sa kanyang tingiling. Mag-take time kayo at wag na wag kayong mag-rush papunta doon. So, that way, nagkakaroon siya ng maraming desire lalo. Na-excite yan ng todo kapag alam niya na papunta ka na doon. Baka naman kasi, sir, ang ginagawa mo is bigla kang susunggab, diretso ka na kaagad doon sa kanyang mani, eh talagang masasaktan yung kapartner mo kasi hindi niya pa na-anticipate yung mga gagawin mo sa kanya. So, foreplay is very important talaga yan sa role ng pagniniig. So, dun ka muna sa mga gilid-gilid nung kanyang vagina para naman mas lalo siyang ma-excite. Mag-build ka ng anticipation para magkaroon ng lubrication yung babae. Kailangan mong maintindihan yung kanyang body language kung ano yung ipinapahiwatig niya sa'yo. So, again, huwag agad diretso sa kanyang mani. Kung pwede nga lang is, daan-daanan mo lang yon. Then, pag nakakita mo na sa kanyang body language na bumibigay na siya at nagugustuhan niya na yung ginagawa mo, that's the only time na mag-stay ka doon. At hindi rin pwedeng matagal kasi mangingilo yan. So, kailangan na alis ka, babalik ka, then ikot-ikot uli kung saan parte ng kanyang vulva, then babalik ka uli doon. Number two, huwag kang mag-a-assume na yung ginagawa mo sa kanya eh gusto niya. Kasi yung tipong, napapanood ko sa mga video, yung mga babae, gustong-gusto na ginagawa sa kanila to doon sa kanyang pipay. So, iniisip mo, gusto niya yon. Pero yun nga, gusto niya, pero mali naman yung ginagawa mo. Kaya, hindi niya rin mararamdaman o hindi niya rin ma-appreciate yung ginagawa mo sa kanya. At may mga babae rin, guys, ha, take note, nang ayaw nila na binababaan sila doon. Ayaw nila ng mga oral sex. Hindi po lahat ng babae eh gusto yun or komportable sila doon. So, always ask your partner kung ano yung dapat mong gawin para maging komportable siya. Number three, once na nakita mo na yung kanyang sweet spot, magstay ka na doon. Dahil nga nakikita mo sa kanyang body language na komportable na siya at nagugustuhan niya ng ginagawa mo sa kanya, tingnan mo kung bakit niya nagugustuhan yon. Nasaan ka ba? Ano ba yung ginagawa niya? Nasaan parte ka ba? Dung kanyang pipay, bakit nasasarapan siya doon? Doon ba sa bandang mani? Sa ibabaw ng mani? Then, pag nakikita mo na kung saan banda doon yung kanyang sweet spot, then, manatili ka na doon. Hindi yung tipong nag-ouch-ouch na siya sa'yo, tapos doon ka pa rin nag-stay. Meaning, you have to stop. Kasi, nasasaktan na nun yung partner mo or maaring hindi na siya comfortable doon sa ginagawa mo sa kanya. May mga tao kasi, or mga babae na ayaw ng repetitions, yung paulit-ulit kasi, naboboring sila. Kailangan mong mag-switch it up
para ma-prove mo sa kanya yung mga skills mo. May mga babae din na bukod sa gusto nila ng kinikiliti yun, gusto rin ng iba na parang hinihigop yung kanilang mani. So, minsan nakakaramdam sila ng extra sensation doon at mas nage-enjoy sila. So, kung ako sa inyo, gawin nyo yung dalawa na yon para naman madoble yung saya ng babae. Basta make sure lang, maging mindful kayo doon sa body language ng kapartner ninyo. Kasi karamihan sa mga babae, hindi talaga masalita yan. Hindi talaga sila nage-express through doon sa salita. Mas nage-express sila doon sa actions. Number 4, eto. Huwag niyong ina-assume na yung nag-work sa past experience ninyo sa babae, eh mag-work din doon sa current girlfriend ninyo. Hindi po ganun yun. Iba-iba ang preference ng mga babae. Hindi pwedeng kay A girl at B girl is pareho nilang magustuhan. So, healthy communication with your partner. At alam ng babae yung katawan niya kung saan ba talaga yung kanyang kilite or sensitibong parte. Is the only key para maging matagumpay yung inyong pagniniig. So, it takes two to tango. Hindi lang pwedeng ikaw yung naghahanap kung saan ba yung sweet spot niya. So, keep in mind that all bodies are different. Hindi lahat ng babae ay may pare-parehong genitals at hindi lahat ng babae ay may pare-parehong pakiramdam kung saan yung mga sensitive part o makiliting parte ng katawan nila. Another thing, huwag mong i-assume na ikaw ay napakagaling pagdating sa pakikipagniig kasi hindi mo naman alam kung what exactly, ano ba talaga ang gusto ng babae. So, yung confidence na magaling ka pagdating dyan is very hot eh. Pero, yung hindi ka magtitake ng actions para subukan yung kagustuhan ng partner mo, kung unwilling ka na alamin yon, well, definitely hindi ka hot. Tulad ng sinabi ko, every woman is built differently. So, hindi pa pwedeng yung limang nakasama mo o nakasiping mo ay lahat yun ang gusto, yung pang-anim yun pa rin. Hindi po ganun yun. Like, ay, ang gusto ng babae, kapag nilalaro ko yung kanyang mani, gusto niya, ipinapasok ko rin yung daliri ko. May mga babae pong ayaw nang pinapasok ang daliri nila doon. Patuloy mong ginagawa yan, dahil akala mo nag-enjoy siya, pero yung pala, hindi na. So, best advice, kung nilalaro mo yung kanyang peanut, bakit hindi mo tanungin kung siya ba ay gusto niyang pasok mo yung daliri mo doon? So, tanungin mo siya kung komportable ba siya o gusto niya yon. Mahilig sumagot ang mga babae sa mga tanong nyo. Ang hindi hilig ng babae is yung nagpe-pretend sila na kahit hindi na nila nagugustuhan na they are okay doon sa ginagawa nyo at nasasarapan sila. Last one, let her know that you enjoying it too. Iparamdam mo sa kanya na talagang nag-e-enjoy ka din doon sa ginagawa mo sa kanyang pagkain doon sa kanyang mani. Kasi maraming babae yung mga self-conscious. Kapag medyo nakikita nila na hesitant yung lalaki doon sa gagawin niyang pagbaba sa babae, hindi na yan magre-respond ng maayos sa inyo. So, ang iniisip ng babae, naku, baka mamaya may maamoy siya, pintasan niya pa ako, baka mamaya hindi niya magustuhan, hindi niya sa akin sabihin. So, ipaalam mo sa kanya na hindi mo ginagawa iyon dahil favorable sa kanya yon. Ginagawa mo yon sa kanya dahil favorable yon sa'yo at gustong-gusto mo yon. Hindi yung parang hesitant kayo o nag-aalinlangan kayo, natikman yung kanyang sabaw. So, that way, maging comfortable siya sa pagbibigay ng kanyang sarili sa inyo. Alam niyo guys, sobra kasing turn on sa aming mga babae yan na kinikrave kami, na gusto kaming tikman, na sila yung may gusto nun. So, kapag naramdaman ng babae na gagawin niyo yon dahil lang sa kagustuhan namin para mag-enjoy kami, pero hindi niyo naman gusto, rest assured, mag-aalinlangan, magiging self-conscious yung babae. So, anong magiging resulta? Magiging limit na yung pagbibigay niya sa inyo. Kasi nga, siya mismo nag-aalinlangan na. Kasi baka mamaya, hindi nyo nga magustuhan. Again, communication talaga, kahit sa ang tingnan angulo natin, is very important. So, yun lamang guys yung video natin for today. I hope may naibigay po ako sa inyong tips at nasagot ko yung iyong concern, nabigyan kita ng advice. At kung nagustuhan nyo po ang acting video, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at sa mga hindi po nakakapag-subscribe, huwag nyo rin po sanang kalimutan i-click ang ating subscribe button dyan sa baba. Libre po iyan. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out!